Magandang umaga! Ang ganda ng ngiti ni Bebe Luna, no? Ang aga niya kasing natulog kagabi, kaya ayan, sobrang ligalig niya na ngayon. Aga-aga niya rin nagising kasi naramdaman niya yung papa niya na gumising na rin kasi papasok na. At dahil dyan, naglilinis ang ating aling maliit. Pagkatapos, hinatid na namin yung papa niya palabas kasi papasok na ulit sa trabaho. Pagkatapos, diyan nakitang ko si Luna tapos tinapat ko siya sa arawan sa labas para mag-practice kami maglakad-lakad tuwing umaga. Ganyan ang routine namin. Ginagawa ko yan para lumakas ang kanyang tuhod. Tapos mga ilang ikot lang napagod na si Luna kaya niyaya ko na rin siya umuwi. Pagkatapos, lumabas kami kasi naisipan ko mamalengke kami. Hindi ako marunong magmotor, kaya ang ginawa ko, nagbabas na lang kami papunta ng palengke. Ganito nga pala ang bus station sa Taiwan. Iisang lugar lang kung saan ka maghihintay. Pagkatapos, ayan na, papasok na ako sa pintuan. Tapos yung yoyo card na hawak ko, yun yung sinwaka ko. Kasi ganyan yung pambayad dito sa Taiwan. Pag wala kang yoyo card, siyempre, mas magbabayad ka ng mahal. Mga 30 NT yata sa isang lugar. Pero dito sa amin, 1 NT lang kapag may yoyo card ka. Yun yung card na hawak ko kanina. Ayan, tinignan ko kung malapit na ba kaming bumaba. Katapos, nakasabay ko pa si Lola. Siyempre, pinauna ko na siyang bumaba. Andito na kami sa palengke! Ganito nga pala ang palengke sa Taiwan. Ayan, kung nakikita nyo, parang katulad lang din sa atin. Ang pinagkaiba lang, mas organized sila and mas malinis. Ayan, diba? Bongga ng palengke nila dito. Pero, hindi ganun karami ang tao dito sa loob. Actually, kadalasan nasa labas. Pagkatapos, pagkalabas namin, ayan, may nakasalubong pa kami may baby din. O, diba? Andaming motor, andami rin tao. Pero syempre, dali-dali na akong namili ng mga kakailanganin ko lang. Pagkatapos, nung nakompleto ko na lahat ng binili ko, dumiretso na agad kami sa bus station dito sa Guiren Market. Ayan, ilibot ko kayo saglit. Ayan nga pala kami habang naghihintay ng bus. Tapos, tinignan ko sa online kung nasaan na ba yung bus. Yung kulay pulang bus, yun yung sasakyan namin pabalik sa Singlisay. Yun yung lugar kung saan kami bababa. Kulay pulang bus, meron pang dadaan ng 5 istasyon bago dumating dito sa bus station ng Guiren Market. Kaya naghintay na lang kami ni Luna. Ayan, dumating na din yung bus. Bali yung nagpapara, yung nakasabay naming lalaki na magbabas din. Hindi ko na nai-record yung pagsakay namin kasi nakatulog na si Aling Maliit. Kababa namin! Ito na si Aling Maliit, oh. Ang sarap na ng tulog. Medyo nahirapan na nga ako dyan mag-video eh. Kasi ang bigat niya na rin. Ganito pala yung dinadaanan ko pag naglalakad ako pa uwi. Alagyan ko ng tugtog para ma-enjoy nyo yung panonood. Enjoy watching! Ayan, nakarating na kaagad kami sa bahay. Binuksan ko kaagad yung pintuan. Pagkatapos, binuksan ko agad yung roll up. Pagkatapos, tinignan ko si Kerker kasi tinitignan niya rin kami. Gusto niya yatang lumabas. Ang kaso lang, tulog si Aling Maliit at kailangan ko pang asikasuin yung pananghalian ni Aling Maliit. Pagkatapos, nilapag ko na kaagad si Aling Maliit. Ayan, oh, kitang-kita nyo naman, di ba? Ang sarap ng tulog niya. Tulog na tulog talaga siya at napagod yata sa biyahe namin kanina. Nagsalang din pala agad ako ng sinaing. At pagkatapos, tadaan! Luto na agad yung sinaing kasi 15 minutes lang pwede nang makasaing dito ng mabilisan. Pagkatapos, iniluto ko na agad yung kinamatisang salmon na binili namin kanina sa palengke. Tara, kainan na! Ganito pala kaming dalawa ni Luna kapag nanananghalian. Ayan, diba kakulit niya? Ikot dito, liyad doon, yuyuko, tapos liliyad ulit. Pero ang takaw niya talagang kumain. Ayan o, tuwan-tuwa pa. At tinuturo pa nga na naman ang pagkain na nakikita niya sa TV na pinapanood niya. So ayan, lalagyan ko muna ng music ha. Enjoy watching! Music.
Pagkatapos ko mapakain si Aling Maliit, ayan naman yung sunod kong ginawa, inayos ko na yung mga napamili ko kahapon sa Tainan Grocery Shop. Ganito ako mag-ayos kapag marami kaming grocery, inaayos ko talaga kasi para mabilis makuha o di kaya basta naka-organize, mas maganda kasing tignan kapag maayos, hindi yung sabog-sabog at kalat-kalat. Bumili lang ako ng unting kakailanganin kasi marami pa kaming stock dito na pagkain. Hindi ko talaga yung pinauubusan kasi gusto ko kapag gabi, pag nagutom kami ni asawa, may kutkuting kami. So habang inaayos ko yan, nililingon-lingon ko rin si Luna kasi nilagay ko lang siya sa may stroller. Ayan, lalagyan ko muna ng music ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos lahat yan. Enjoy watching! Pagkatapos, ayan, diba mas maayos ng tignan? Ang sunod ko naman ginawa, yung paglalagay ng Angel's Ibap doon sa lagayan ng mga delata namin. Napansin ko kaagad na baliktad yung pagkakalagay ko, kaya pagkatapos, inayos ko ulit. Ang daming delata, diba? O siya, hanggang sa susunod!